What is up, you guys? Welcome back to my channel, Kaloy's World. It's me again, Kuya Kaloy. And for today, guys, this is the second part ng pagsagot natin ng mga tanong or ng mga questions na madalas itanong ng mga gustong mag-apply or makapagtrabaho dito sa South Korea. So, ano pang hinihintay natin, guys? Tara na! So, guys, our first question is coming from Safira. And ang tanong po niya ay, how do you apply to other companies po? Kung may contract po kayo dun sa unang job niyo po, after po ba ng contract, you're free to seek other jobs na po? So, ibig sabihin, nandito na siya, nandito ka na. Nagtatrabaho ka na dito sa South Korea, tapos gusto mong magtrabaho sa ibang company. So, actually, pwede ka naman po magpa-release. So, pwede ka naman magpa-release and as long as na valid yung reason mo kung bakit ka nagpapa-release. It's pwedeng sobrang bigat ng trabaho, na apektuhan na yung katawan mo, yung health mo, or kulang yung pasahod, wala kayong break time. Basta mga ganong level na may violation yung company. So, pwede kang magpa-release. At pwede kang manghingi ng tulong kasi... Sorry. So, pwede kang manghingi ng tulong kasi may mga tumutulong naman dito sa mga foreign workers, like sa migrant. So, pwede kang humingi ng tulong sa kanila at magpa-assist. And kung hindi naman valid yung reason mo, may mga kaibigan ka or may kamag-anak ka na nasa ibang company, gusto mo magkasama kayo magtrabaho, tapos basta gusto mo lang pa-release, hindi naman valid yung reason mo. Kung ayaw kang i-release ng boss mo, wala kang magagawa kasi hindi naman valid yung reason mo. And kung may, actually, kung may kaso din, kunyari ko lang yung sahod, kapag nilapit nyo yun sa migrant at tumingin ka ng tulong, ang unang gagawin is aayusin muna kung kaya namang ayusin yung problema. Kung ano man ayusin yung problema, at willing yung boss mo na ayusin yung problema, yun, hindi ka i-release. So, parang may option pa rin siya na hindi ka i-release. Pero kung yun, talagang gusto kanyang i-release, bibigyan kanya ng release paper, mas maganda. So, makapaghanap ka ng ibang work dito sa South Korea. Yun. At dun sa contract, yun nga, kung ayaw kang i-release ng boss mo, hindi ka... wala kang magagawa kundi mag-stay kasi nga may contract ka na pirmahan. Usually, merong iba-iba eh. May 1 year... or may 3 years na contract. So, yon. Kaya, make sure lang po natin na kapag nandito na tayo, huwag po tayong mapili sa trabaho. At kung kaya naman talaga natin at hindi naman nakakapekto sa health natin, sa katawan natin, sa kalusugan natin, you know, talagang kailangan magtiyaga talaga kapag magtatrabaho ka. Kahit hindi lang dito sa South Korea, kahit sa ibang bansa. So, yon. And our next question is from Elizalde Junior Daep. At ang tanong po niya ay, Hi, ask ko lang po, hindi po ba kayo pwedeng pumili kung anong work ang papasukan mo? Like for example, sa food processing ka lang. Yun, so magandang tanong to. Kasi sa Pinas, kapag nagpa-process ka na ng mga documents mo, ng mga papers mo, may checklist dun yung POEA na papasagutan sa'yo. Kung anong industry mo gusto mapunta. Like sa CNC, electronics, textile, plastic injection, so may checklist doon. So, nung ako, yun nga chinyakan ko, yung CNC, electronics, at textile, kasi sabi nila maganda yung trabaho, pero hindi rin naman ako napunta doon. Hindi ko, kasi random pa rin kasi yung pag-select ng mga employers, ng mga kukunin nilang workers, kaya hindi ko alam kung bakit pa sila nagpasagot nung nung checklist na yon. Pero siguro mas malaking chance na mapunta ko doon, pero actually wala akong, hindi ako napunta doon sa mga chinikan ko na yon. And kapag naman nandito ka na sa South Korea at kunyari nagpa-release ka sa current company mo, sabihin mag-register ka ulit sa labor dito and then bibigyan ka ng labor ng 3 months para makapaghanap ng trabaho. So within that 3 months may mga magbe-message sa iyo na company na gustong kumuha sa iyo. For example, na-receive mo na yung unang mong message. So may address yun at phone number, pwede mong puntahan. So makikita mo yung trabaho, yung bahay, yung sahod, yung libre pagkain. So pwede mo itanong lahat yon. So pag nakita mo na bakalan yung company nag-message sa iyo, so pwede mo siya nang tanggihan. So pwede kang tanggihan at tanggihan. So pwede mong tanggihan 'yon or hindi ka pumirma ng contract doon. Hintayin mo na lang yung susunod na magbe-message sa iyo hanggang sa mapunta ka sa food processing. Kung food processing na 'yon at gusto mo naman yung patakaran nila, then pwede ka nang pumirma at 'yun na ang magiging bagong mong company. So 'yon. And our next question is from Third Flamingo. So ang tanong niya is, "Hi Kuya, may nakarating na po bang 19 years old sa Korea na nakatrabaho niyo or sa factory din?" So yes, actually meron akong nakilala dati na 19 years old na nakapunta dito para makapagtrabaho dito sa South Korea bilang factory worker. And hindi ko lang alam kung nandito pa siya. Kasi nga, ang age requirement
para makapagtrabaho dito is 18 to 38 years old. So, yon. Pero, nung ako, nung after, una akong makarating dito sa South Korea is, 23 years old. So, lima kaming kinuha tapos magkakaedad kami, 23 years old. So, yan. And our next question naman ay galing kay Lachi Mola. Mola? Mola. So, wait, bigyan ko kayo ng trivia kasi ang Mola dito sa Korea, ang ibig sabihin ay hindi ko alam. For example, sabihin, may pasok ba tayo bukas? Mola yo. So, ibig sabihin, hindi ko alam. So, yun. Wala lang. May singit ko lang, guys. So, hello po. Ask ko lang kung ilan po lahat na gastos nyo pera para makapunta dyan sa South Korea. Ayun. Magandang tanong. Actually, hindi ko na alam. Hindi ko matandaan. Pero, around 50,000 pesos yung lahat ng nagastos ko para makapunta dito sa South Korea. Kapag naman kasi mag-process ka ng papers mo, meron namang parang checklist ng lahat ng kailangan mong bayaran, ng ganito-ganito. Pero kung nasa learning center ka, yan, pwede mo na siguro itanong sa kanila kung magkano yung magagastos mo kung sakaling yung magtuloy-tuloy yung pag-apply mo dito sa South Korea. And our next question naman po ay galing kay Isobea Blacksmith. So, ang tanong po niya ay, sir, kung same factory po kami now nang papasukan ng girlfriend ko. Sana all my girlfriend. Joke lang po. So, ang girlfriend ko, pwede naman po bang magkasama sa dorm? Actually, kung talagang maserte kayo at magkasama kayo sa isang company at may pabahay naman si company, libreng pabahay si company, syempre sila pa rin yung magdidesisyon. Usually, nakahiwalay yung lalaki sa babae. Pero kung alam naman nila na magjawa kayo at mag-asawa kayo, pwede nyo silang kausapin. At kung marami naman silang vacant na room or na bahay, so pwede nyo silang kausapin na kung pwede nila kayong or pwede nyo magsama na lang kayo. And kung naman gusto nyo talaga at ayaw ni boss na ganon, pwede naman kayong mismo ang kumuha ng sarili nyong bahay o tutuluyan. Pero syempre, kayo na ang magbabayad. At ang ating next question naman po ay galing kay John Ramirez. At ang tanong niya ay, tugma po ba sa natapos nyong course ang trabaho o task mo sa company mo dyan sa Korea? May training po ba bago kayo iloklok sa assigned task nyo? So actually, hindi siya tugma. Malayong malayo kasi nga factory worker tayo dito sa Korea. So hindi natin alam kung anong industry tayo mapupunta sa textile or kung ano man. And kahit na napang profession mo, teacher, nurse, or wala, hindi ka nakapag-graduate, high school, so wala yung bearing sa magiging trabaho mo dito sa South Korea bilang factory worker. So, yon. So pagdating mo dito, maswerte ka kung mapupuntahan mong company ay may mga Filipino workers na, sabihin, kasi ititrain ka talaga bago ka mag-start. Kasi, syempre, bago ka pa lang dito. So, ititrain ka. Usually, mag-train na sa'yo pa. I-assist ka na ng mga Filipino workers or kung wala talaga, kasi hindi ka ang unang-unang ano doon, ititrain ka pa rin naman ng Korean. Magkakaintindi naman kayo, magaling silang mag-ano dito, sign language. So, yun ang labanan kapag walang Filipino workers doon sa mapupuntahan yung company. At ang ating susunod na katanungan naman po ay galing kay John Mitchell Escano. At ang tanong po niya ay, tuwing nung nag-aaral ka, araw-araw ba aral mo sa learning center? So yun, sa nag-learning center nga ako, pero 20 days lang guys yung ano namin, yung in-offer sa amin na mag-aaral kami. So 20 days lang yan. After ng 20 days, wala na kaming review kasi alam ko may schedule na kami nun ng exam eh. So, 20 days as in, natutunan lang talaga akong makapagbasa at magbilang. Pero yung meaning talaga ng per word, hindi ko pa masyadong memorize at talagang alam. Hindi, kasi nga nagtatrabaho din ako noon eh. So, yon. And ngayon, alam ko sa mga learning center ngayon, kung mag-enroll ka tapos wala pang exam at tapos na yung kunyari 1 month, nakapag-aral ka na. So, alam ko kapag malapit na yung magkakaroon na ng exam, so pwede kang bumalik din sa learning center para makapag-review at ma-refresh yung mga napag-aralan mo. So alam ko ganun. Pero nung kami talaga, as in 20 days lang, and isipin nyo guys, sobrang galing ko, nakapasa pa ako. Actually, pasangawa lang yung score ko nun eh.
And our next question naman po ay galing kay RC Pogi. At ang tanong po niya ay, Sir, gaano katagal ka nag-antay bago nakaalis at saan ka po nag-apply? Salamat po. So, yon. So, kung okay na lahat ng papers mo, lahat ng documents mo, okay na, as in employer na lang hinihintay mo. Nung ako, noong 2011, 6 months akong naghintay or bago ako na-select ng employer. And then, noong 2015, umuwi na ako, nag-exam ulit ako. Ito naman, 1 year yung inantay ko bago ako na-select ng employer. Kasi nga, sertihan din talaga kung matipuhan ka agad ng employer. So, yon. At kasi yung iba, 4 months, 3 months lang. So, nasi-select na agad sila. Kaya, sertihan din talaga, guys. And, sa POEA lamang po tayo mag-i-incorrect, mag-a-apply. Wala pong ibang agency, kundi POEA lang po. So, yan. And our next question naman ay galing kay Van Bonifacio. At ang kanyang tanong ay, malamig po ba dyan, Lods? Oo naman, malamig. Lalo na kapag winter. Kasi talagang, lalo na kung first time mapunta sa bansa na may 4 seasons, like the winter, spring, summer, and fall. So, yun, may excite ka. Actually, hanggang yun, na-excite pa rin ako pag magpapalit yung season. And yun, winter, siyempre first time makikita ng snow, and walang pakialam sa lamig. Pero malamig siya, guys, talaga. At ang pinaka malamig na temperature na na-experience ko dito is negative 19. Yun, so... Kaya kung maswerte kayo mapunta dito, mag-ready na kayo. And our next question naman po ay galing kay Moses Capistrano. At ang tanong niya ay, ano pong KLT batch niya, sir? Talaga. Yun. So, yes, kasi may batch yung mga KLT. KLT1, KLT2, KLT3, so, and so forth and so on. So, yung una kong KLT is KLT7. So, yung una kong batch is KLT7, nung 2010 pa yon. And then, yung susunod naman, nung nakauwi na ako, nung 2015, ng example ulit ako, KLT13. So, KLT13 naman ako. Kaya sa mga kabatch ko dyan, 1 year na lang, uwian na. So, yun po. So, KLT13 po ako. And that's it for today, guys. And thank you so much. At sana ay muli nakatulong po ang inyong lingkod. At kung kayo ay may mga questions po, mga tanong, kung regarding South Korea sa pag-apply dito or kung ano man, basta i-comment nyo lang po and I'll try my very best na masagot po lahat ng inyong questions. So, thank you so much, guys. And please, don't forget to subscribe to my channel, Kaloy's World. Ingat po tayong lahat hanggang sa ulitin. Bye!